Okay, ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. And yun nga po na pag-aralan natin at nakita natin that in time of temptation, when we are tempted, we have a God, we have a Savior, we have a Lord, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay po sa atin ng assurance that he will intercede for us. He prayed for us upang hindi po tayo matalo, hindi po tayo mangamba na tayo ay nag-iisa sa ganong pagkakataon or sa ganong sitwasyon sa ating buhay. At na-realize po natin that all we have to realize that we have someone who's willing to help us. So when we are tempted, God prayed for us. The Lord Jesus Christ prayed for us. He prayed for us. He interceded for us to our loving Father. And He is praying na hindi po tayo mag-give in. He was praying na magkaroon po tayo ng awareness. He is praying na magkaroon po tayo ng consciousness na merong tayong Panginoong Diyos na willing na gabayan, na willing na bigyan tayo ng lakas. Ngunit may mga pagkakataon po sa ating buhay that we give in. Sabi ko nga, Peter, natakot siya. At natakot siya kung ano yung magiging consequences. Probably kung siya ay magsasabi ng totoo that he's a follower of our Lord Jesus Christ. So as I've said before that yung takot po ang nangibabaw. So, sa mga pagkakataon sa ating buhay, sapagkat po tayo, kung minsan po, the reason we give in, the reason po na natatakot tayo, it is because yun ng mga consequences. Natakot tayong ipakita sa tao na tayo kailangan tumayo, ipaglaban, kung ipakita ang ating pananampalataya, ating ipahayag. Sometimes po, hindi natin nanggagawa dahil nga doon sa consequences na sinasabi ko. Ngunit gusto kong malaman ninyo na meron po tayong Diyos na willing na tumulong sa atin. So when we are tempted, when we sin, meron po tayong Diyos na napakatapat, na nagbibigay po sa atin ng assurance na hindi po tayo dapat dumating dun sa point na mawawalan tayo ng pag-asa, na mawala na po tayo ng tinatawag natin na sense of purpose sa ating buhay na buhay Kristiyano. Ngunit gusto ko pong malaman ninyo na there's a verse in the Bible na ito ay magbibigay ng encouragement sa atin. Kumisan po kasi no, pag dumating sa point na tayo ay natalo dun sa temptation or pagsubok na dumating sa atin, marating po kasi yung time na nadi-discourage na tayo, nagkakaroon po tayo ng mga katanungan, kagamitin pa kaya ako ng Panginoon, magiging kagamit-gamit pa kaya ako, magiging kaayaya pa kaya ako sa paningin ng Diyos. Pero ito po, ang verse na to nagbigay sa atin ng assurance at encouragement kung tayo po ay nag-yield doon sa kasalanan. So number two, when we yield to sin, ano po ang ginagawa ng Diyos? Ano po ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo? He intercede for us when we yield to sin, to temptation and sin. So ano po ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2? Sabi po dito, my little children, these things write I unto you, that ye may not sin. And if a man sin, we have an advocate. Napahalaga po ng word dito na tinatawag na advocate. And with the Father, and that is the Lord Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation of our sins, not for us only, but also for the whole world. So the word advocate po, as I've said, napakahalaga po na maintindihan natin yung word advocate. Dahil po, yung ibig sabihin ng advocate po, ito po is the one who plead for us. He plead our cause. He is what we call counselor. Ito po yung tinatawag natin intercessor. Ang ginagawa po ng Panginoong Hesukristo that He is our advocate, someone who plead
with the Father. Siya po ang nagpi-plead para sa atin, ang ating case. Pero gusto ko pong malaman ninyo that there is difference between yung nakikita natin doon sa korte, doon sa korte ng Diyos. The difference po, ang Panginoong Diyos stand as, ang Panginoong Hesus Kristo stand as an advocate, but He doesn't argue that we are innocent. Hindi po tatayo ang Panginoong Hesus Kristo sa presensya ng Diyos at sasabihin, innocent sila, hindi sila guilty, but kung titignan po natin, He will stand and He will intercede for us and by confessing our guilt, and He plead for mercy. Ang napakahalaga po na ating titignan that when we commit sin, when we give in to that temptation and dun sa point na tayo ay nagkasala, ang Panginoong Hesukristo po ay magpi-plead pa sa ating Diyos Ama at He will beg for mercy. Ang sasabihin po ng Panginoong Hesukristo that He died for our case, that He died for us, and that His blood was shed on that cross of Calvary. Tignan natin, the Bible says that He became our propitiation. Siya po ang naging substitute dun sa ating kasalanan. Ang sasabihin po ng Panginoong Hesukristo sa ating Diyos that He already died for that sin. Kaya nga po napakapalad po natin, kung natatandaan ninyo, sinasabi ko na ang pribilehiyo na meron ang isang anak ng Diyos, napakahalaga po na ating ma-remember kung gaano kapalad yung privilege na meron ang isang anak ng Diyos. But of course, this is not a license for us to commit a sin. Pero titingnan po natin, ginawa ng Diyos ito para sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Ginawa niya po ang lahat ng ito because of His great love for you and me. Sa 1 John chapter 4, verse 10, sinasabi po, here in His love, ito po ang sinabi ni John, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. It was because of the love of God. Iyon po rin ang reason kung bakit gusto kang iligtas ng Panginoon Diyos. Kaya nga po kung wala tayong Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay, gusto po ng Panginoong Diyos na ikaw ay makakilala, masumpungan mo ang kanyang kaligtasan at papasukin mo sa iyong puso at iyong buhay na siya ang maghari sa buhay mo. At gagawin po ng Diyos yun. Ikaw ay papatawarin, lilinisin at babaguin ang inyong buhay. And not only that, when you receive Christ as your Lord and Savior, you are pardoned to your sin. And napakalaki pong bagay na meron po tayong isang Diyos na nagmamahal sa taong katulad natin. And by studying this, this is such an encouragement sa mga anak ng Diyos. And I hope that this will encourage you to love the Lord with all your heart, knowing that He is not willing to let His people suffer and He's giving us the assurance that He's with us. And it challenged me and it encouraged me to love Him more, and knowing that He prayed for us, that He interceded for us in time of temptation, in time of problems, in times of discouragement, that He is praying for us. He prayed for us when we fall into sin, that He fled to the Father para magkaroon tayo ng panibagong panimula. God is giving us second chance, and I thank Him for the mercy, for His grace that He is willing to give to us. People were sinner, saved by grace, and I thank Him for His mercy. So, may mga bagay po na dapat nating i-embrace, mga bagay na kailangan nating pasalamatan ang Diyos. And not only He prayed when we are tempted, not only He prayed when we fall into sin, but do you know, friends, brothers and sisters,
that the Lord Jesus Christ, He also prayed for us when we are in sorrow. Kung tayo po ay nalulumbay, it is a blessed thing to know that we have a God, we have a Savior, we have the Lord Jesus Christ in our life, knowing na when we have sorrows, that He intercede for us, because He understands kung ano po yung nararamdaman ng taong katulad natin. The reason I've said that, na naintindihan niya, because he also a man of sorrow. In Isaiah chapter 53 verse 3, sinasabi po doon sa verse na yon that he is a man of sorrow and acquainted with grief. He understand kung ano po ang nararamdaman natin. He understand when you are lonely. He understand when you're abandoned. He understand pag may mga pagkakataon sa buhay mo na parang wala nang nagki-care sa iyo. Remember, he was also hated by people. He was abandoned by some people who followed him. And remember in John chapter 6, when he proclaimed that he is the bread of life, and if they will eat him, they will hunger no more, and if they'll drink the water that he's giving, they will thirst no more. And when they heard that, the Bible says that they walk with him no more. Sad to say, some of those people that followed him, they walk with him no more. And the Bible says the multitude followed him. A lot of a big crowd followed the Lord Jesus Christ. But when that happened, only the 12 disciples remained. And sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Pero sabi po ni Peter, bakit kami aalis? You have the word of life, and bakit kami aalis? So titingnan po natin, God understand. The Lord Jesus Christ understand po. He understand. I believe one of the reason why he took the form of the flesh, dahil gusto po niyang magkaroon po tayo ng assurance na hindi lang po siya Diyos, kundi nagkaroon po siya ng katawang tao upang maranasan din niya yung nararanasan natin ngayon, upang maging isa po siyang way na magkaroon ng courage ang kanyang mga followers, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga his people to know that God understand, and he's a man of sorrow. He understand. He is able to sympathize to those who are in sorrows. And remember in John chapter 11 verse 35, in that verse sabi po that Jesus even wept. He was moved with compassion when he looked at Jerusalem. He wept when he heard that his friend Lazarus died. He wept when he looked at the Mary and Martha. They're in sorrow because of the loss of their brother. He understand all those things. And we can see that he has affection. And he sympathized to those who are crying, those who are hurting. And if you look at that give us consolation, knowing that in our affliction, knowing that in our sorrow, that the Lord Jesus Christ is ever faithful. Showing us that we have Him praying and interceding to all of us. Kaya nga po, sa ganitong pagkakataon, gusto ko pong magkaroon kayo ng courage, madagdagan pa po at lalo pang lumago ang ating pananampalataya, yung ating trust with our Lord Jesus Christ. I remember a song that I love to hear is the Footprint in the Sand. And in that song, doon po sinasabi that this man, he walks doon sa seashore, and nakita po niya that there's a footprint. His footprint and the footprint of our Lord Jesus Christ. But there are times in his life that he wondered na pag dumating yung mga bagay, mga pagsubok na mga matitinding pagsubok sa kanyang buhay, na notice niya na death, there's only
one set of footprint. It is no longer two set of footprint, but there's only one set of footprints. And so, nag-wonder po siya at nagtanong, Lord, bakit ganito? Pag sa mga pagkakataon sa aking buhay na ako ay nakakaranas ng pighati, pag ako ay nakakaranas ng pagsubok, matinding pagsubok sa aking buhay, it seems like na isang set of footprints lang ang nakikita ko. Bakit ganun, Panginoon? Bakit ganun, Lord? Am I abandoned, Lord? Nakalimutan mo na ba ako? Pero in that song, sabi po ng song, no, that during those time in his life, during those moment, yung set of footprint na nakikita niya, yung po yung footprint ng the Lord Jesus Christ, those are not his footprint anymore because the Lord promised him and the Lord told him that he carried this man. So gusto ko pong malaman ninyo mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya na meron po tayong Diyos, not only he cares about the spiritual welfare of his people, but he also care for you. He cares for you kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay nalulumbay, kung ikaw ay nakakaranas ng problema sa buhay. When we fall into sin, when we are discouraged, we have a Savior. We have the Lord Jesus Christ who is willing to give us the strength. He's willing to help us and give us the encouragement knowing that we are not alone. Remember, sabi po niya, pangako niya sa mga disciple when he mentioned this word that he will be with his people always, even into the end of the world. So God will never leave us. God will never forsake us, nor leave us. Ang presensya po ng Diyos ay palaging narito sa pamagitan ng banal na Espiritu, which give us the comfort, which give us the assurance, knowing that we have the Spirit of God, giving us the courage to fight, na hindi po tayo manatiling pag tayo ay nadapa, doon na lang tayo at hindi na tayo tatayo. Kundi ang assurance po na ibinibigay ng Diyos, He knows everything. Alam po ng Panginoong Jesucristo kung ano ang nangyayari sa kanyang mga anak at tayo po ay binibigyan niya ng assurance knowing na ito ay magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy natin siyang paglingkuran at patuloy natin siyang mahalin dahil ang Panginoon po, Panginoong Jesucristo ay tunay na tapat sa kanyang mga anak. Kaya nga po sa oras pong ito, kung ikaw ay may suliranin, gusto ko pong malaman ninyo na meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may makakaranas ng sitwasyon sa buhay na you're looking at them at it seems there's no way out, kung minsan parang nakita mo yung sarili mo, wala ka ng lakas, wala ka ng kakayahan na paglabanan or to escape this problem in your life, gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya na ang Panginoon Diyos ay napakatapat. All you have to do is call. Sabi po ng Biblia, call upon the Lord and He will listen to you. Call upon Him. And the Bible says promise that He will in no wise cast you out. Tatanggapin ka ng Panginoon with both arms. He will embrace you and He will tell you it's okay and that He's with you. Kaya nga, as we walk with the Lord, He understand. Ang gusto lang po niyang malaman natin is that we acknowledge His presence doon sa ating buhay. Marahil po, nandun ka sa sitwasyon na nanghihina ka, nadi-discourage ka, and you're wondering, dahil hindi mo nakikita ang Diyos na gumagalaw sa inyong buhay, but it doesn't mean po na that you are abandoned by the Lord Jesus Christ. There are times po sa buhay natin na hindi natin nakikita yung paggalaw ng Diyos. But I want you to know that God loves you and He will never, never leave you nor forsake you. Kaya nga, ang kailangan mo lang is tumawag. Huwag mong hayaan na mawala yung tiwala mo sa Diyos. Gusto po ng Diyos na pagkatiwalaan natin siya ng buong puso na walang pag
alinlangan. Tayo po ay lumapit sa Kanya, idulong at sabihin. Kaya sabi po ni Paul, be careful for nothing but in prayer and supplication, let your request be made known unto God. Ito po ang kailangan natin gawin. No? I-recognize po natin, dahil po pag nire-recognize natin na wala tayong kakayahan, it blesses God, the Lord Jesus Christ, knowing na na-recognize po natin yung kanyang power, we recognize His presence. Kaya nga po, ang kailangan lang natin is manalangin at lumapit sa Kanya. Kung wala ka pang Kristo sa buhay, gusto po ng Panginoon Diyos na lumapit ka sa Kanya. So, manalangin po tayo at sana buksan mo ang inyong puso. Kayo po na may mga pangangailangan, kayo po ay may mga doubts, lumapit po tayo sa Diyos. No? Manalangin po tayo, Panginoon Diyos, lumalapit po kami sa inyo. Marahil po may mga kaibigan, kapatiran na sa oras pong ito, they are discouraged. Sa oras pong ito ay nanghihina sila at nawalan po sila ng sigla. At maybe Lord, they're down because of the situation. Kung ano man po ang mga nararanasan nila, kung ano man po ang suliranin, kung ano man pagsubok. Maybe may mga kapatiran tayo na they fall into sin and gusto po nilang bumangon. May they realize you have the power to help them. Or maybe Lord, there are people here today na nakikinig at wala pang kasiguraduhan. Na pag sila ay namatay, sila ay patungong langit. Nawa, buksan po nilang kanilang mga isipan. Papasukin ka sa kanilang puso at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang kailangan po lang nilang gawin is buksan at acknowledge that they're a sinner and pray this prayer, Lord, I am a sinner. Please forgive me. I acknowledge you as my Lord and Savior. Come to me and be my Lord and Master of my life. And if you will do that, God will forgive you. Lord, thank you for the opportunity. Lord, I pray that you bless your people. Bless us now. For this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sa pagkakataon po, thank you sa mga kaibigan, mga tagasunod at patuloy na nakinig ng ating programa. Nawa na magpatuloy po tayong maglingkod at patuloy nating paglingkuran ang Panginoon Diyos. Mahal po tayo ng Diyos at ang Panginoon ay patuloy na gumagabay at binibigyan tayo ng kalakasan upang magampanan natin ang ating duty as follower, as a servant. And what a joy to be with the Lord, and what a joy to become to be a son of God. And I hope na huwag po tayong bibitaw at patuloy po nating mahalin at paglingkuran ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya marami pong salamat sa oras na ibinigay ninyo. Nawa, kayo po ay pagpalain pa ng Diyos. At kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa amin at pwede rin niyo po kaming subaybayan sa aming website. Ang aming pong website is www.biblebaptistchurch.hongkong at kayo po ay pwede kayong tingnan niyo po yung website namin or pwede niyo akong tawagan sa numero 9710-6654. That is 9710-6654 kung gusto niyo pong pumunta sa aming simbahan. Kaya marami pong salamat at pagpalain po kayo ng Diyos at muli po sa ating pagkikita. Sana po ay patuloy niyo kaming subaybayan. Marami pong salamat. God bless you. Thank you. 炒股达人嘅毅力投资分享会接受报名啦！炒股达人嘅客席主持毅力 Jason 其实一直都喺苹果日报写开投资专栏嘅，而且仲深得读者嘅欢迎。今次毅力 Jason 趁住不间五周年，将会喺3月22号星期二嘅毅力投资分享会同大家会面，分享第二季港股投资攻略。边个板块好炒？点样发掘爆升股？点样掌握赢家嘅投资心态呢？报名费每位都只系300蚊，名额有限，报名重复啦！